ako po si Olive. Sa pagpapatuloy po ng ating sa ating 40-day challenge sa purpose-driven life, ang napag-aralan po natin, ang day 4 po, made to last forever. We are made to last forever. Ang ating pong buhay dito sa lupa ay parang isang dress rehearsal lang. Hindi po ito ang katapusan ng ating buhay. May eternity pa po tayong hinihintay. Yun. Sa pagpapatuloy po, ngayon po ay day 5 ang tatalakayin po natin. Seeing life from God's view. Seeing life from God's view. Manalangin po muna tayo. Panginoon, naming Ama sa Langit, dinadalangin namin na gabayan mo kami ngayong umagang ito sa pag-umpisa ng umaga. Hayaan mong maranasan namin yung presensya mo sa aming buhay at makita namin yung buhay namin kung paano mo ito nakikita at kung paano mo ito hinanda para sa bawat isa sa amin. Matuto po kami ngayong umaga. Madala po namin ito sa aming buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Seeing life in God's view. Sabi po sa James 4:14, what is your life? You are a mist that appears like a little one and then vanishes. Ano daw ba yung buhay? Ang buhay daw po ay isang parang hamog na dumarating, pero sandali lamang at ito'y nawawala. Hindi ba pag umaga, pag naramdaman mo, especially here in Baguio, yung fog, mararamdaman mo yan, or hamog na mararamdaman mo, pero sandali lang. At ito po ay nawawala. Dito po ay nantulad yung ating buhay, na ang buhay natin dito sa lupa ay isang temporaring bagay lamang. Mayroon pa tayong hinihintay matapos ang buhay natin dito sa lupa. And how do we see life? Seeing life in God's view. Yun daw po, the way we see your life, shape your life. Kung paano mo tinitingnan yung buhay mo, ito yung humuhubog sa buhay mo. Yung perspective mo will influence kung paano mo i-invest yung time mo, kung paano mo i-spend yung money mo, kung paano mo gagamitin yung talent mo, or your value, your how you value your relationship. Ito daw yung mga bagay na kung paano mo tinitingnan yung buhay. Minsan, sa isang tao, hindi mo maiintindihan yung ugali niya, hindi mo maiintindihan kung bakit niya nasasabi yung mga bagay-bagay. Unless, tanungin mo siya na, how do you see your life? Dito mo malalaman kung ano yung hugot niya. Dito mo malalaman, ah, kaya pala siya ganun. Kasi, the way he see life, ganun pala. Marami tayong bagay na madidinig. Pag nagtanong tayo sa tao, yung bawat tao may kanya-kanyang pananaw sa buhay, may kanya-kanyang perspective. At yung perspective niya dun sa buhay, ito yung makaka-influence sa kanya kung ano yung ginagawa niya sa buhay niya. Ang iba, maraming inihahantulad ang buhay nila. Or in English, a life metaphor. Inihahantulad nila yung buhay nila sa isang circus na hindi pa sa circus yung patapon-tapon lang. Yung mga nagpa-perform. Yung iba naman, inihahantulad nila or yung life metaphor nila, ang buhay daw ay isang minefield na pag natapakan mo, bigla na lang itong sasabog. Yung iba naman, para daw, ang buhay daw nila ay parang isang roller coaster. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. A puzzle. Yung hindi mabubuo hanggang hindi kumpleto. Hindi mo malalaman kung ano yung talaga yung picture unless mapagsama-sama mo na. Yung iba, sabi nila, their life is like a symphony, an orchestra na maraming tumutugtog, sama-sama, dapat sabay-sabay. Ang iba naman, ang perspective naman nila sa buhay nila, it is like a journey. Yung ang buhay ay isang paglalakbay. Or, yung iba, sabi nila sa kanilang buhay,
it is like a dance. Yung sumasayaw ka sa bawat tugtog ng musika, dapat nasa beat ka, nasa tono ka. Kahit sa pagsayaw mo, ang bawat beat nito dapat nakasabay ka. At ang iba naman, ang sabi sa buhay nila, it is like a carousel. May tataas, papaba, iikot, iikot. Tapos tataas na naman, papaba, tapos paikot, ikot, ikot. Tapos yung iba naman, mayroon namang katulad daw ng isang 10-speed bicycle. Pero, yung gears, hindi naman nila ginagamit. Magandang bisikleta, na mabilis na bisikleta. Pero yung cambio, hindi nila ginagamit. Parang, kahit mabilis yung bisikleta mo, kung hindi mo gagamitin ang cambio, hindi rin magiging mabilis ang bisikleta. Ang iba naman, sabi nila, ang buhay nila ay parang isang gift card. Kailangan marunong kang tumiskarteng lumaro. Kung ikaw ang tatanungin ko, ano nga bang pananaw mo sa buhay? Paano mo ba saan mo ba maihahalin tulad ang buhay mo? Siguro, isipin natin, saan mo nga ba maihahalin tulad ang buhay ko? Pababa pa? Pataas? Paikot-ikot? Or, kailangan ko ba ng diskarte? Ako ba yung taong kailangan ko ng diskarte? Or ako ba yung taong parang andyan na lahat sa akin pero hindi ko alam gamitin? Or ako ba yung tao na hindi ko makita kaagad-agad hanggang hindi na ko kumpleto yung isang bagay na ninanais ko? Or ako ba yung isang tao na pag nasaling mo lang, natapakan mo lang, ay bigla nang sasabi? Kung paano mo may hahalin tulad ang buhay mo sa ganito ka mamumuhay. Akala ng iba sa pamamagitan ng they can express it through their clothes, jewelry, cars, hairstyle, or akala nila sometimes yung ibang tao unconsciously, hindi nila alam na ipapakita nila yung pananaw nila sa buhay sa pamamagitan ng the way they dress, the way they wear their jewelry, the way yung mga bagay na, yung hairstyle nila, yung kung anong kotse meron sila. Sometimes hindi sila conscious na yun pala yung lifestyle na pinoproject nila sa buhay nila. Your unspoken life metaphor influences your life more than you realize. It determines your expectation, your values, your relationship, your goals, and your priority. If you think life is a party, mas gusto mo laging masaya. If you think life is a race, you will value speed and hurry much of the time. Pag ang pananaw mo sa buhay ay parang isang race, lagi kang nagmamadali. Laging gusto mo ma-attain yung mga bagay sa buhay. Laging gusto mo nandudun ka sa finish line. Laging napaka-competitive mo. Pero, misa naman ang buhay, ang tingin mo sa buhay ay marathon. You value endurance. Na, kakayanin ko to. Dapat makarating ako sa finish line. Pag ganun daw po, you value endurance. Yung iba naman, ang pananaw sa buhay, parang isang battle or isang game na kung saan winning will be very important to you. Napaka-competitive mo. Dapat ikaw lagi ang magaling. Dapat ikaw lagi yung top. Dapat ikaw lagi yung nangunguna. Pag ganito daw po yung mga, sometimes yung iba, na pananaw nila sa buhay. What is your life view? Paano ba tinitingnan yung buhay mo? Sometimes, naihahalin tulad natin yung buhay natin sa maling metaphor, sa maling bagay, na hindi natin ito napapansin na ganun pala ang pananaw natin sa buhay. Minsan hindi natin alam na lagi pala natin gusto tayo yung magaling. Minsan, ang pananaw mo sa buhay,
gusto mo, lagi maganda yung ayos mo. Yung nasa latest ka. O yung mga jewelry mo, laging dapat maganda. Pero, ito nga ba yung pananaw ng Diyos sa buhay? Paano nga ba tinitingnan ng Diyos ang buhay natin? Paano nga ba natin titingnan ang buhay natin in God's view? Sabi ng Panginoon, may tatlong, may biblical metaphor daw na sabi sa Romans 12:2, do not be conformed to the standard of this world. Or kaya, do not be conformed to the pattern of this world. But let God transform you. Hayaan mo ang Diyos ang magbago sa iyo inwardly by a complete change of your mind that you will be able to know the will of God. Ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, huwag tayong mag-conform kung ano yung uso, kung ano yung latest na nakikita natin dito sa mundo. But let it be transformed according, inwardly, by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God. Ito yung pananaw ng Panginoon na sana maging pananaw natin sa buhay natin. Na huwag tayong ang pag-abalahan natin sa buhay natin yung mga bagay na makamundo. Nawa, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. The Bible offers three metaphors that teach us God's view of life. Pananaw ng Diyos sa buhay. Una, we will tackle the first two for this chapter, life is a test, life on earth is a test, and life is a trust. Una, life on earth is a test. Ano ba yung mga test? Dito daw sa mundo, ang buhay ay puno ng pagsubok. Sinusubok yung ating karakter, sinusubok yung ating faith, sinusubok yung ating obedience, sinusubok yung ating love, integrity, and loyalty. Punong-puno tayo ng pagsubok. Ito daw yung buhay dito sa mundo na ayon sa pananaw at paningin ng Panginoon. Yung pagsubok sa ating buhay, ito pala ay isang normal lamang. Ito pala ay inalaw ng Panginoon. Yung words na trial, temptation, testing. Alam nyo ba na nag-occur ito, na makikita mo to sa Bible 200 times. Kaya yung palang life testing, it seems to be normal. Maraming characters sa Bible na kung saan makikita mo yung test na inalaw ng Panginoon sa buhay nila. Umpisahan natin kay Abraham. Imagine yung test kay Abraham nung pina-offer yung kaisa-isa niyang anak na si Isaac sa kanya. Yung test of obedience kay Abraham, imagine kung ikaw kaya yon, gagawin mo kaya? Ito yung pananaw ng Panginoon. Ito yung buhay natin dito sa lupa. Na ang buhay natin ay matetest. Yung buhay ni Jacob, na kung saan kailangan pa niyang mag-serve uli ng another 7 years para mapangasawa lang niya si Rachel. Pero meron ding mga character dito sa Bible na they failed the test. Hindi naman lagi lahat victorious. Hindi naman lagi lahat nakapas dun sa test. Pero katulad ni Adam and Eve, nag-fail sila dun sa test of obedience sila. Oy, bawal yung kainin yung forbidden fruit. Unfortunately, nagkasala sila. Si David, for so many times na nag-fail siya dun sa test. Test ng temptation sa buhay niya. Imagine nung tinest siya, pero nag-fail siya dahil na-tempt siya kay Bathsheba. Pero marami pa rin mga character sa Biblia na kung saan inalaw man ng Panginoon yung testing sa buhay nila, pero naging victorious pa rin sila. Si Joseph, nung tinest siya ng Potiphar's wife,
na pinilit siya to lie down with him, pero hindi siya pumayag na ma-tempt dun sa temptation. Si Ruth, si Esther, si Daniel, ito yung mga character sa Bible na naging victorious sila dun sa temptation, dun sa test na pinagdaanan nila. Ano ba yung mahihita natin? Ano ba ang nadidevelop sa atin pag tayo ay dumadaan sa pagsubok at napagtagumpayan natin ang pagsubok? Hindi nyo ba nararamdaman na pag ang pagsubok, napagtagumpayan nyo, nadidevelop yung character nyo? Nadidevelop yung character natin? At ito yung sinasabi ni Pastor Rick Warren na character is developed when we are tested. Life on Earth is a test na kung saan, ayun ba, ano na ba ang pinaka mabigat na pagsubok na pinagdaanan nyo? Ang buhay ay isang malaking pagsubok, tested by major changes. Ang dami-dami yung mga test na pinagdadaanan natin sa buhay natin. Yung mga delayed promises, imagine, yung mga impossible problem. Bakit pa naman ngayon pa naging problema yung mga bagay nila? Yung mga unanswered prayer, hindi ba test para sa atin to? Naniniwala tayo na tayo ay tutugunin ng Panginoon. Pero, ang tugon ng Panginoon ay iba dun sa panalangin natin. And we see that as unanswered prayers. Pero ito'y test lamang sa atin. Yung mga undeserved criticism natin na natatanggap sa iba, na sometimes hindi na nakakatulong sa buhay natin. At ito ay nagiging test para sa character natin. God tests our faith through problems. Tinetest ng Panginoon ang ating, inaalaw ng Panginoon na itest niya yung ating faith sa pamamagitan ng mga problema. He allowed tests in our hope by how to handle possession. Yung ating mga possession, ito yung tinetest sa atin ng Panginoon, yung hope natin. At tinetest ng Panginoon yung love natin through other people. Ang pinaka-importante po, kahit tayo dumaan ng pagsubok, ang pinaka-importante on how we act in the absence of God, sa palagay natin na pinapayaan na ba ako ng Diyos? Na sometimes sa gitna ng pagsubok, parang wala na ang Diyos. Parang wala na ang presensya ng Diyos. Minsan natatanong nyo ba, Lord, andiyan ka pa ba? Pero sa gitna ng pagsubok, ang tinitingnan ng Panginoon, yung laman ng puso natin, nakaangkla pa ba yung puso natin sa Panginoon pag tayo'y nasa gitna ng pagsubok? Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may purpose ang Panginoon. Bawat pagsubok natin sa buhay natin ay nati-develop ang character natin. Gusto ni Lord na makapasa tayo sa bawat pagsubok ng buhay natin. Ang hirap po, ano? Yung dumating ka sa pagsubok, nasagad ka na. Na parang iniwanan ka na ng Diyos. Pero, may pangako ang Panginoon. Sa 1 Corinthians 10:13, sabi po, no temptation has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Yun naman pala, hindi pala tayo bibigyan ng Panginoon ng temptation beyond our capacity. Beyond dun sa kakayanan natin na mapagtagumpayan. And He will provide a way of escape for all of us. Dumaan man tayo sa pagsubok dito sa mundo, magpo-provide ang Panginoon sa atin. All we have to do is to become faithful to God. Walang iwanan, walang bitawan sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, matest niya tayong lahat. Matest niya yung ating obedience. Matest niya yung ating faithfulness. Matest niya yung ating love. Gaano ba tayo kaloyal sa Kanya? Yung integrity natin, matest ng Panginoon. At
sa dulo nun, you will be able to endure it. And every time you pass the test, God notices and makes plans to reward you in eternity. Sabi po sa James 1:12, napakasarap naman na pagkatapos ng pagsubok at mapagtagumpayan natin, may nakalaang reward sa bawat isa sa atin. Sabi sa James 1:12, blessed is a man who persevere under trials, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Ulitin ko, he will receive a crown of life which the Lord has promised to those who love him. Kung ang tayo daw ay nai-injure natin na yung perseverance natin during trials, huwag po tayong magkalala. May nakalaang reward, a crown of life na pinrami sa atin ng Panginoon to those who love him. Dumadaan ba kayo ng pagsubok? Napipikatan ba kayo sa pagsubok? Na feeling nyo, susuko na ba kayo sa pagsubok? Huwag, kapatid, ang sabi ng Panginoon, blessed are those, blessed is a man who persevere under trials, for once he has been approved, he will receive a crown of life. Kapit lang. May pag-asa pa. Another metaphor that teach us God's view of life is life on earth is a trust. Una, life on earth is a test. Ngayon, life on earth is a trust. He entrusted to us everything. He entrusted to us our time, our energy, our intelligence, our opportunities, our relationship, our resources, and everything are gift from God. Itong lahat ng bagay na ito ay pinagkatiwala lang sa atin. We are entrusted. God entrusted to us everything that we have. Nung in-entrust niya ang lahat ng bagay na ito, ang ine-expect ng Panginoon para sa atin ay ma-manage natin ang lahat ng ito. Nung creation time, nung kinreate na si Adam, in-entrust niya yung pagmamanage ng lahat ng bagay na kinreate niya. We are stewards of whatever God gives us. Sabi sa Psalms 24 verse 1, the world and all that is in it, it belongs to the Lord. The earth and all who live on it are His. Ang lahat ng bagay na nakikita natin ay kinreate ng Panginoon. At ang lahat ng bagay ay sa Kanya. Wala po tayong pag-aari. Sabihin mo, ay, meron akong lupa. Marami akong lupain. Wait lang. Hindi sa'yo yung lupa. Pinaloan lang ng Panginoon sa'yo. Baka sa'yo lang yung certificate, yung title. Yun lang, papel lang ang nasa sa'yo. Pero yung lupa itself and everything in this world ay sa Panginoon pa rin. Pag tayo ay namatay, magkakaroon na naman ng bagong magmamanage dun sa lupang sinasabi mong iyo. Bakit? Dahil pag namatay ka, hindi mo naman kayang dalhin ito sa langit. So God entrusted everything to us. We never own anything during our brief stay on earth. God just loaned the earth to us, God's property, before you arrive, and God will loan it to others after we die. Pinapahiram lang sa atin ang Panginoon ang lahat ng bagay na ito. Pag namatay tayo, iba na magiging may-ari nito. God entrusted to Adam and Eve His creation, manage and take care of God's stuff on earth. Everything we enjoy is to be treated as a trust that God has placed in our hands. Lahat ng meron tayo, dapat pangalagaan natin sapagkat ito ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 4:2, those who are trusted with something valuable must show
they are worthy of that trust. Kung ikaw pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng mga bagay na may value, dapat makita mo na ikaw ay karapat dapat pagkatiwalaan. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay pagsusulit natin pagdating natin sa langit. Sa Matthew 25 verse 21, pagdating sa langit, ito ang sinayos. Sabihin, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Kung ikaw magiging tapat ka dun sa mga bagay na ipinagkatiwala lamang sa iyo ng Panginoon, kahit maliit na bagay lang, pagkakatiwalaan ka ng mas malaking bagay kung naging faithful ka dun sa mga maliit na bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Life on earth is just a trust. Lahat lamang ay pinagkatiwala sa atin. Wala tayong pag-aari ng kahit ano. At the end of your life on earth, you will be evaluated and rewarded according to how well you handled what God entrusted to you. May reward kang hihintayin. And everything you do, ha, it will be rewarded. Kahit sa mga maliliit na bagay lang. If God entrusted to you a small job, or kahit sa bahay lang, yung mga chores sa bahay, pag ito ginawa mo ng may puso, na alam mo, pinagagawa ito ng Panginoon at gagawin ko to para sa Panginoon, alang-alang sa Panginoon. At the end, God will reward you. Huwag tayong magmalaki kung anong meron sa atin. Dahil wala kahit isa dito yung pag-aari na talaga natin. Tayo'y pinagkakatiwalaan lamang ng Panginoon. Sana maging tapat tayo sa lahat ng pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ang isang bagay na masasabi natin, it is a test and a trust. Yung when God entrusted us the money, yung pera. Yung pera, pag ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, God uses money to trust Him. And for many people, money is the greatest test of all. God watches how we use money to test how trustworthy we are. Kung ikaw pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng pera, ang tanong, paano mo gugugulin yung pera ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Kung ito ay gugugulin mo sa mga bagay na may eternal value, meron kang reward pagdating ng panahon. Yung spiritual richness, yung ang investment mo ay may eternal value. Pero kung yung pera na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ay hindi mo mamamanage well at hindi mo magagamit dun sa mga bagay na may eternal value at wala kang kapararakan na gastusin to sa mga bagay-bagay ng dito lamang sa mundo, ito'y ipagsusulit mo sa Panginoon. How I use my money and quality of my spiritual life. Kung paano mo ginugugol yung pera mo, doon mo makikita yung spirituality ng isang tao. Kung ang pera mo ay ginugugol mo for the furtherance of His kingdom, kung ang pera mo ay sinishare mo para sa ipaglalaganap ng salita ng Diyos o kaharian ng Diyos dito sa lupa, makikita mo yung spirituality ng tao ito. How I manage my money, the worldly wealth, determines how much God can trust me with spiritual blessing. In the way you manage your money, prevent God from doing more in your life, how can you be trusted with spiritual richness? In Luke 12, verse 48, from everyone who has given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Life is a test and trust, and the more God gives you, the more responsible He expects you to be. Much is given, much is required.
Yan po lagi yung lagi nating dadatag. Kung marami kang nare-receive, mas marami kang ipagsusulit sa Panginoon. Nawa po ngayong umagang ito ay natutunan natin kung paano tinitingnan ng Panginoon yung buhay natin. Makita natin yung buhay natin sa pananaw ng Diyos na life on earth is a test and life on earth is a trust. Nawa po makita natin na patuloy tayong mamuhay nang naaayon sa buhay na ginusto ng Panginoon sa buhay natin. Magtagumpay tayo sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan at dun sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nawa tayong lahat ay matagpuan niyang tapat. Amen. Magandang umaga po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkalobong po sa amin, sa natutunan namin tungkol sa buhay, kung paano ito tinitingnan ng Panginoon. Sa bawat pagsubok ng buhay namin, tulungan mo po kami maging matagumpay, O Diyos. At sa bawat bagay na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon, pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, matuto po kami, O Diyos, na maging tapat. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo habang kami nabubuhay dito sa lupa. Upang sa kabilang buhay, Panginoon, ay makasama ka namin sa walang hanggan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen.